Ayan, magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Kumusta po tayo mga kapatid? Ay, yun po. Ayan, namimiss po namin kayo. So, kumusta po kayo sa bandang South, sa Metro Manila? Ayan po. So, sa bandang North, yung mga churches po natin. At iba pa pong nanonood sa atin mula sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. I pray and I claim na nasa mabuti tayong kalagayan. Magandang hapon po. Ako po pala si Pastor Larry, ang tagapagsalita po ngayong hapon na ito, mga kapatid. So, ayun. Mahal po ba natin ang Diyos? Siyempre po, marami magsasabi, mahal natin ang Panginoon. Tama po. Ako po, nung kami kinasal, nanonood ba dyan yung asawa ko, tatanungin ko ni Pastor Boy, sabi niya, mahal mo ba ang Panginoon? Mahal mo ba siya? Di ba? At ang naalala po namin, sagot namin dalawa, pinakamahal po namin ang Panginoon at ang isa po, ang sentro namin ay yung Diyos at mahal namin yung isa't isa. Pag sinabi mo pong mahal mo sa isang tao, yung mahal mong isang tao, hindi lang po sa masaya yan, di ba? Kahit po sa hirap, sa ginhawa, saan pa sa mga pagsubok, sa kahirapan, wala kang pera, ganun po. Akon po yan eh. Kailangang nandun, di ba? Pag sinabi mong mahal, napakabigat na apan yan eh, na word yan. At nakalagay po dito, sabi niya, how far are you willing to go to follow Jesus? Gano'n mo ka pa mahal ang Diyos? Gano'n mo ka... paano mo siya susunod? Hanggang kailan? Hanggang saan mo siya susundan? Amen po. Ang sabi niya po dito, are you willing to follow Jesus at all costs? Di ba? Ano pa? Sabi niya, are you ready to give up everything to follow Jesus? Yung mga bisyo mo, kaya mo bang i-give up yan? Nandyan ba yung buhay mo dati na masaya, na malayo sa Panginoon, kaya mo bang i-give up yan? Naalala ko po, may mga artista po na interview si Tony Gonzaga eh, at sabi niya, marami ang buhay ko, marami akong pera, sabi niya gano'n, pero lagi akong lasing, sabi niya. Pero sabi niya, iniwan ko lahat yon. Kaya kung iniwan pati yung pag-acting ko para saan? Para sa Panginoon. Kasi dito nakakuha ko ng kapayapaan, nakuha ko yung hinahanap ko na pag-ibig, yun ang sabi niya. Amen po. At tayo po, gano'n po tayo ka-willing. Amen po. Nandito pa rin po tayo sa pinag-aaralan natin about sa following Jesus, nandun yung kakibat na persecution. Amen po. Hindi lang puro sahod, puro blessing, 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 hindi po. Pag pinapalo mo si Jesus, kahit wala ka, kahit anong, sabi nga, kahit wala kang nakikita, amen po, kahit na mabigat yung sitwasyon mo, sasabihin mo, eh, mahal ko ang Panginoon, kaya nandito pa rin ako para sa Diyos. Amen po. Sabi niya, sa 2 Timothy chapter 3, amen po, ito po ay huling tagubilin ni Apostol Pablo, kanino? Kay Timoteo. Nung sinusulat niya po ito, napaka-importante po at saka napaka-pon sa kanya, napaka-bigat. Bakit? Kasi po, nung mga unang araw, nakukulong po siya eh. Amen po? Napapahirapan siya. Amen po? Sabi nga, nawasak pa yung barko na sinasakyan niya. Pero itong time na to, alam niya na ito na ang last. Sa pagkakulong niya na to, ito ang last. Kaya po, pagka nagtatagubilin, eh, talagang ito yung bigat. Ito po, ito yung importante na sinasabi niya. Amen po? Sabi niya, gayon din naman. Amen po? Gayon din naman na ang lahat ng nagnanais na makasunod saan, lahat sabi niya na nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. So, nandun po yung pag-uusig. Amen po. At atras po tayo dun sa verse na yon, sa verse din, sabi niya, you, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, sabi niya gano'n, my love, my steadfastness, my persecution, and suffering that happened to me in Antioch, in Iconium, and in Lystra. So, alam niya yon.
Amen po. Alam ni Timothy lahat yun. Yun sinasabi niya. Pinalo mo lahat. Sabi niya na ganon. At sabi niya, at bilang tagapagsunod ni Kristo, nakita mo. Amen po yung dinanas ko. Sabi niya, alam niya po, kaya sinabi niya yung Antioch, yung Iconium, saka yung Listra dito. Alam po niyo po, malapit sa puso ni Apostol Pablo to eh. Bakit? Kasi yung time na yon dun po sa Antioch, habang nagtuturo siya, amen po, pinalayas po siya sa city, kinick out siya doon. Amen po, at nasubaybayan ito ni Timoteo. Ganito po dun saan? Sa Iconium, alam niyo po dito pinagbabato sila. Pinagbabato sila. At dito po sa Listra, mga kapatid, nung binato po sila Apostol Pablo dito, muntik po siyang namatay. Ang kala ng mga tao, patay na siya, kaya iniwan siya. Pero yung faithfulness ng Diyos sa kanila, na-endure niya yun, sabi niya na gano'n, at yung ang Diyos ay nirescue niya ako sa time na yun. Amen po? At sabi niya, doon sa pagsunod natin kay Kristo, may mga pag-uusig yan. Amen po, hindi laging masaya. Amen po, kundi nandun na may mga persecution. Yun yung panahon natin ngayon, mga kapatid. Di ba, ang kapaligiran, medyo sabi nga natin, nandun ang challenge, ang pagsubok. Bakit? May mga sakit. Kaya mo pa bang i-share ang Word of God? Kaya mo pa bang lumabas? Or may makatabi ka, di ba, may social distancing tayo? May makatabi ka na, sabi nga, 1 meter, di 1 meter apart. Pero kaya mo pa bang i-share ang Word of God? Na-i-share mo ba ang Word of God, mga kapatid? Despite sa nangyayari. Amen po? Ikaw na worker, yung schedule ba ng paghayo sa lugar, kung okay naman yung lugar, nakapag-share po ba tayo? Ikaw na pastor, napupuntahan pa ba natin yung mga nasasakupan natin? Although yes, meron po tayong social media, nag-aaral po tayo online, mga kapatid. Pero may mga time na kailangan mong humayo. Kailangan mong dalawin yung membro mo. Alam niyo po, minsan yung membro natin may nanghihina. Minsan nandun na may sakit. Amen po. Na kailangan ipag-pray. Amen po. At palakasin yung bawat isa. Amen po. Amen. At dito sa sinasabi ni Apostol Pablo na ito, doon po babalik po tayo sa chapter 3 verse 1, sabi niya, ngunit sabi niya, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Sa ibang one po translation, sabi niya dito, merong, sabi niya, in the last days, merong, sabi niya, dangerous time. Extreme na dangerous, sabi niya, nandun yung great na stress, na trouble, sabi niya, and will come, sabi niya, difficult days that will be hard to bear. So, mahirap. Nandun may mga times na mabigat. At alam niyo po itong tinutukoy niya dito, itong sabi niya ng dangerous times dito. Inalintulad po ito doon sa Matthew. Alam niyo po yung sabi niya dito, yung nung si Jesus ay tumawid ng dagat at pinuntahan niya yung may inaalihan ng demonyo doon na dalawang tao. At yung pagkasabi doon, pagka-describe doon sa dalawang tao na yun, sabi niya, extreme na nandun yung dangerous na walang makalagpas sa kanila. Kaya yung mga tao nakatatakot. Amen po? Yung inaalihan ng demonyo at sabi, extreme na danger. Nandun yung extreme na danger sa lugar na yun. Amen po? Napaka-delikado ng dalawang tao na yun. At pinuntahan po ito ni Jesus, amen po. Sa last days, yun po, ini-emphasize niya dito kung gaano ka-hirap or kadelikado yung lugar na yun. Amen po. Sabi niya, itong time na to, itong last days, ay maari or naginararanasan natin yung mga bagay na yon. Ano pa? Sabi niya po dito, sa verse 2, sabi niya, ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, swell sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, at namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan, at walang pag-ibig sa Diyos. Amen po, meron pang tinutukoy po dito. Sabi na ganon, sila'y
sila'y magkukunwaring maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan ninyo ang mga ganitong uri ng tao. At alam niyo po, marami magkukunwari na sabi nila, maka-Diyos kami. Ganyan, ganyan. Pero hindi po nakikita sa kanilang pamumuhay. Nagsasabi ng mga verses regarding sa Bible, pero hindi mo makita sa kanilang pamumuhay. Amen po? Parang minsan, sabi nga ng Panginoon, kung ginagawa mo yan sa labas ng iyong tahanan at pipakitang tao lang, naku mo na yung reward mo. Tama po ba? Dapat ito po ay nakikita doon sa action natin. Amen po? Paano natin sasabihin na mga kapatid na tayo ay sa Panginoon? Amen po? At handa tayong mamatay sa Panginoon. Doon lang sa ating tahanan, hindi natin maipakita. Di ba? Nakakalungkot. Tama po? Sabi mo, mamamatay ako para sa Diyos. Pero yung simpleng pinapagawa ng Diyos sa ministry mo, hindi mo magawa. Amen po? Simpleng instruction ng Panginoon, hindi ka makitaan. Nakakalungkot. Tama po? Alam niyo po, nung mga last days, nandun ang mga persecution. Tama po? Nandun na mahirap yung mga kanilang dinanas. Alam niyo po, sila ay, kung sa panahon ngayon, baka sabihin, maganda yung nasa panahon nyo. Pero tayong mga nasa panahon ngayon na kahit despite na may mga pandemic or sakit na nandyan sa paligid, nagagawa pa natin yung para sa Panginoon. Kailangan po natin, amen po, kailangan nating gawin yung mga ito. May mga choice naman tayo, di ba po? May mga choice ka. Ano yun? Sabi mo, should I stay? Pwede ba ako mag-stay? Or pwede naman ako sumuko eh. Di ba? Ay, nahirapan ako. Susuko na lang ako. Amen po? Susuko na lang ako. Sasabihin mo, hindi. Alis na lang ako. Amen po? Or, ipaglalaban mo. Naalala ko yung senior ni Pastor Andrew, sabi niya, yung mga Kristiyano, dapat parang sundalo yan. Sinasanay. Amen po? Sinasanay. Amen po? Para handa sila sa gera. Nandun na papahirapan ka, nandun na hiyain ka ng commander mo, nandun na sabihin sa'yo, mag-quit ka na. Pero nasa iyo ba yung lakas para sa mga bagay na ito? Mga kapatid, dapat, amen po, hindi lang po sa blessing, amen po. Although nandyan, sabi nga sa pagsunod mo, nandyan mararanasan mo ang mga provision ng Panginoon. Pero hindi tayo dun eh. Nandun tayo sa, despite sa wala kang nakikitang pagpapala, despite sa nandun ang hirap, nandun ang persecution, nandun ang kawalang pag-asa, may pag-asa ka sa Panginoon na ginagawa mo to kasi mahal mo ang Diyos. Di ba po? Dahil mahal natin ang Panginoon, kaya ginagawa natin yung mga bagay na ito. Na wala ka man reward, alam mo ang Diyos na tapat sa'yo. Amen po, wala ka man nakikita, nagpapatuloy ka. Alam ng Diyos yan. Nakikita ng Diyos yung buhay po natin. At tapat po ang Panginoon. Amen po? Amen. Ayan po. May isa pong video clip na i-share ako sa inyo. I-check po natin ito. Pakinggan po natin or yun po, panoorin po natin.
So nakita po natin, 'di ba, na nung yung tao, yung sa illustration po eh nahihirapan, eh inaalis niya yung nagpapabigat sa kanya, hindi niya tinutuloy. Malamang tinatakasan niya. Lord, ang hirap naman. Amen po. Sasabi mo, Lord, ang hirap naman. Hindi ko kaya. Tanggalin ko to. Ayoko, Lord, susukuan ko to. May ministry na ibibigay sa iyo, tatanggihan mo. Tama po? Ang hirap naman, Lord. May Bible study, ay pinepersecute kami doon, Lord. Ayoko pumunta doon. Inaalis mo, lumalayo ka. Amen po. Ano kayong mangyayari? Amen. Kaya binibigay sa iyo ng Diyos yan para pagtagumpayan mo, para palakasin ka, para ubugin ka ng Panginoon. Pero kung iniiwasan mo ito, tinatanggihan mo ito, tinatanggal mo yung pabigat sa iyo para hindi lumaki yung muscle mo, eh bandang huli, baka kulang. Baka sabihin mo, wala ka sa kalooban ng Diyos, hindi mo maitawid. Kulang. Kulang pala. Dapat hindi ko tinanggihan yon. Dapat pala yung pinagdaanan ko na yun, eh, inayos ko yung ministry na yung binigay sa akin. Inayos ko, pinahalagaan ko. Kasi doon ako tinawag ng Diyos. Amen po. Dapat makita po sa atin yan. Alam niyo po, ang pagsunod po sa Panginoon, pagka pinalo natin ng Diyos, sabi niya, no turning back. Kahit anong mangyari, huwag kang susuko. Papatuloy ka. Amen po. Sabi niya, nung si Apostle Pablo, sabi niya, finish the race, sabi niya na ganon. Fight the good fight of faith. Fight the good fight of faith. Amen po, huwag kang susuko. Huwag kang susuko. At alam niyo po, sabi niya na ganon, na pagka, sabi niya, to live in Christ, to die is gain. Hanggang kamatayan, susundan niya ang Panginoon. Hanggang kamatayan, susundan niya ang Diyos. Amen po? Ang Panginoon, ayaw niya ng contribution lang. Ayaw niya ng pira-piraso lang na maliliit. Ayaw niya yun. Ayaw ng Diyos na, sige, ito lang, kasi free ako, kasi okay lang. Ayaw niya ng konti lang. Ang gusto niya, commitment. Total commitment. Na pagka, yes, susunod ako sa Panginoon, handa ako na i-share ang Word of God, handa ako na mag-ministry, Panginoon, hindi mo bibitawan. Amen po, hindi mo bibitawan. Sabi niya dito, ito po yung sabi ni Pedro, sabi niya, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala niyo sa Kanya ang inyong alalahanin sa buhay, sapagkat siya ang nagmamalasakit sa inyo. Maging handa kayo at magbantay, ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang leong umaatungal na aligid-aligid na naghahanap ng malalapa. Sabi niya dito, verse 9 to 10, sabi niya, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo na hindi lamang kayo nagtitiis ng kahirapan, kundi gayon din ang mga kapatid sa buong mundo. Hindi lang tayo, kundi sa buong mundo, sabi niya. Magtiis ka, magpakatatag ka sa Panginoon. Sabi niya dito, verse 10, pagkatapos ninyong magtiis sa maikling panahon, sabi niya dito, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, ng katatagan at lakas ng loob at isang pundasyon na di matitinag. Kaya ka pinapadaan dyan para maging matatag ka, para maging malakas ka. Sabi niya, isang pundasyon na hindi matitinag. Amen po. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi sa kanyang walang hanggang kalalatian kasama ni Kristo. Siya ang tumawag sa atin, mga kapatid. At darating yan tayo. Aharap tayo sa Ama. Sabihin niya, well done, my good and faithful servant. Kaya ano man yung dinadanas mo ngayon, ano man yung
mga problema, yung mga kasalatan, yung wala sa ganito, wala kaming ganito lang na natin. Ipagkatiwala natin sa Lord yan. Amen po, may pagtitiis, pero alam nyo, ang Diyos tapat, tapat sa kanyang mga anak. Lagi tayo dapat handa. Amen po. Sige po, manalangin tayo. Manalangin tayo. Yes, O God. Lord, salamat sa oras na ito. Pinupuri, dinadakila ka namin, Panginoon. Lord, nakikita mo yung bawat kapatid, Panginoon, yung bawat isa na nanonood ngayon, dalangin ko, nakatagpuin mo sila, pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Lord, anuman yung kinakaharap namin, Lord, sa aming pagsunod sa inyo, andyan man yung persecution. Alam ko, O God, na ikaw nagbibigay sa amin ng lakas ng loob, katatagan o pangmakayanan ang mga bagay nito. Lord, hawakan mo ang bawat sa amin, Panginoon. At alam ko, O Diyos, na nandun yung pangako mo na hindi mo kami iwan, hindi mo kami papabayaan, O Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa. Salamat, Panginoon, sa hapon na ito. Ikaw ang malalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, magandang hapon po sa bawat isa. God bless po.